Hi guys, kumusta kayo? Ngayon mag-review tayo ulit ng auto. I-review natin tong Mitsubishi Mirage tsaka yung G4. Samahan nyo ako, no? Kumpara natin parehas. Okay, let's go. Ito yung Mirage G4. Nilabas to 2015 eh. Nauna tong hatchback nilabas. Ito 2013 nilabas na to. So actually parehong-pareho lang naman sila. Kaiba lang yung grill tsaka yung pwesto ng fog light. Yung headlight nitong G4 mas malapad ng konti kumpara dito sa hatchback. Tapos yung mags na ito, since pares yung GLX, naka-hub cap lang to. So nagpalit na lang ako ng OEM look, no? Ito yung stock ng GLS na hatchback. Ito, naganap na lang ako ng medyo OEM look na pang Mitsubishi. Itong G4, nung nilabas to dito, meron tong tatlong variant, no? GLS yung top of the line, GLX, itong model na pinapakita ko, tsaka yung GX. Yung GX yung talagang bare. Mapapansin nyo, itong labas na itong Mirage, mapa-hatchback man o itong sedan, ang ikli lang niya talaga. Payat pa, kaya napakadaling iparada nito kahit sa parallel. Okay, pag-usapan naman natin itong makina na ito. Ano? Ito, pares lang naman ang makina yan. 1.2 liter na 3-cylinder lang na may MyVec. So, ang fuel consumption nito sa city driving, nasa 13 to 14. Ano? Mapa-hatchback man o sedan, pares lang naman. Kahit automatic na CVT. At ito yung manual. Sa highway, halos parehas lang ng city, no? Mga 16, ganyan. Kasi, actually, hindi naman design to pang highway talaga, no? Pang city driving to. Kaya siguro, hindi siya ganun katipid din sa highway. Top speed nito, siguro mga 120, 140. Hanggang dun lang ginagawa ko, eh. Hindi ko na sinasagad kasi, yun nga, lalakas din sa konsumo sa gasolina. Sa maintenance, napakadali. Ano? Kahit regular oil lang, pwede na. Gasolina naman nito, regular na unleaded lang kinakarga ko. Pati baterya niya, maliit lang. Ano? 1 SM lang. Napakadaling i-maintain na sasakyan. Kaya siguro, napakaraming gusto magkaroon nito, no? Pamasok. Hindi naman sa brakes. No? Sa likod, itong hatchback, naka-drum brake lang. Tapos yung harap pa, disc brake. Sa G4, ganun din sa GLX. Drum brake yung likod. Disc brake yung harapan. ABS, meron na rin ito. Sa concern na ito, no? Itong GLX kasi, since mura lang siya, wala itong fog light. Yung hatchback man o yung sedan, parehas walang fog light, no? Unlike sa GLS, yun talaga. Kompleto na. Okay, check natin yung loob nito. Unahin natin itong sa G4. Ito manual eh. Yung sa hatchback, yung automatic. Ito, kung kukumpara ko to sa Vios na 2017 yung Superman, mas maluwag to para sa akin. Simple lang interior. Yung basic lang talaga yung sasakyan. Yun lang naman mahalaga, may aircon, maandar, may radyo, sumamag sounds. Yung susi nito, yung
meron ng remote kasama ng susi, keyless entry na. Ito kasing sa hatchback, wala pa. So, sa loob, meron tayong dalawang cup holder dito sa gitna. Tapos sa gilid, meron din naman. Ito, OEM na head unit niyan eh. 2 DIN. Pero meron din USB tsaka auxiliary. Yung USB port niya nandito. Ito. Auxiliary nandun din sa loob. Tapos ito, naka-dual lesser reservag na rin. Kumpara dun sa mga Suzuki Celerio, alam ko walang ano yun, walang airbag eh, nakalaban ito eh. Yung GLS, meron tong push button start dito, nakalagay yun ano. Itong GLX, meron na rin tong power side mirror, walang auto fold. Tapos power locks. Yung power window na ito, harap lang no. Sa likod, pawis window. Okay, punta naman tayo sa likod. Dito sa likod naman, komportable, no? Maluwag. Kung makita mo yung legroom niya, nakipana space, ang height ko ay 5'10", ano? Sa likod, mayroong isang cup holder sa gitna. Tapos, yun nga, pawis window lang. Mano-mano lang, ano? So basic lang, sasakyan lang talaga ito. Pamasok lang talaga siya kung ano. Although pwede rin naman siya i-long drive. Nagamit na rin namin ito sa mga long drive. Ano? Napakatipid. So pakita natin yung trunk space. Ano? Kita nyo naman kung gaano kaluwag ito. Sandamakmak na yung gamit dito sa likod na ito ng airpot ko. Ano? Pero sakto-sakto lang. Okay, test drive natin itong sedan. Okay, dito tayo ngayon dito sa loob na itong G4, no? Itong G4 ko yung manual eh. Ito, pakita ko lang yung pagkakaiba niya dun sa hatchback. Ito, yan ito, ito yung sinasabi kong eco mode. Ito yung wala dun sa GLX na hatchback noong 2013. Pero alam ko meron na rin yan dun sa bagong hatchback, ano, kahit GLX, no, yung mga 2015 up, yung meron na ring facelift, yung mga 2017 naman, alam ko meron na yan. So parehong-pareho lang, ano, ito lang kasi manual. Napakalambot din ng shifting nito, yung clutch nito sobrang lambot din kumpara sa mga ibang manual na dinadrive ko. So, sa loob, safety features, ganun din. Sa reserve bag, tsaka syempre yung rosaryo, pinakamahalaga. Pagdating naman sa riding comfort, ano, pansin ko hindi talaga matagtag itong mirage. Actually, mas natatagtagan pa nga ako dun sa Vios kumpara dito eh. Napakaganda ng ride. Current price na itong G4 na 2015 GLX manual, matic, konti lang naman difference, around 260 to 330. Problema lang, yun nga, kadalasan kasi dito ginagawang pang grab eh. Kaya kung makabili ka man ito, malaki ang chance na mataas na mileage. Okay, ito naman yung interior ng hatchback na 2013, ano? Yung nauna, bago magkaroon pa ng G4. Kung mapapansin mo, talagang parehong-pareho lang. Ang naiba lang nila, itong head unit, nandito pa yung mga USB tsaka yung aux na ito. Pinalitan na nila yan, ha? Mas maganda-ganda na yung ngayon. Tapos ito, itong naunang 2013, wala pa to yung eco mode. Ayan, ano? Ito hindi to umiilaw.
sa G4 na 2015 yung isa, kapag nare-reach mo yung tamang RPM lang, nagkakaroon, umiilaw yan para malaman mo kung talagang nakakatipid kasi gasolina. Sa loob, parehas lang. Dito, 2 cup holders lang. Isa sa gilid. Tapos, mayroon din dito sa left side, sa driver's seat. Power windows, parehas lang din. Tapos, ito, ang pinagkaiba lang, wala siyang power side mirrors. Tapos, yung power, walang power lock. Ito kasing sa 2015 na G4, OEM na yung ano, yung power lock. Transmission nito yung CVT. Sabi nga nila itong CVT talaga ang pinaka matipid na sa gasolina sa transmission ano kumpara sa regular na automatic. Pero mas mahirap pang maintenance. Okay, dito naman sa likod. Parang mas masikip yung ewan ko lang, pero parang tingin ko mas masikip yung legroom nitong hatchback kaysa sa sedan. Parehas lang naman yung adjustment ko sa upuan sa driver seat, no? Pero ito, tumatama yung binti ko. Okay, sa likod, ganun din. Parehas din sa G4 na GLX, ano? Pawis window pa rin. Talagang yung GLS lang yung all power pati likod yun. Power window. Cup holder sa gitna lang din. Halos pares lang talaga sila, no? Konting-konti lang yung pinagkaiba. Okay, no? Tignan natin yung space ng likod. Yan, ano? Di naman ganun kalaki kumpara dun sa sedan. Pero enough na to para lang sa mga personal na gamit tsaka mag-grocery. Yung upuan pala nito, pwede din siya maging extra storage, ano? Natitiklop. Hilay mo lang to. Yan. Yan, kung kailangan mo na extra storage, pwede yan. Meron, ito lang yung hinihila dyan ito. Tsaka ito sa kabila. Na hatchback yung dinadrive ko ngayon. Napakadaling imaneho, no? Ikaw eh, baguhan sa pagmamaneho. Babae, matanda na. Ito talaga isasuggest ko sa'yo, no? Gamitin mo pang araw-araw. Kasi napakatipid sa gasolina, and easy to maintain pa. Aircon, okay naman. Naman, ano? Tapos sa safety features, meron tayong dual ESA reserve pack. Tsaka syempre, hindi mo wala itong rosaryo, no? Isa sa pinaka the best na safety features ng mga sasakyan. Itong na GLX na to, na hatchback, current price nito sa mga second hand 2013-2014 model nasa around ng 240,000 to 270,000, depende na lang sa mileage. Nung nauso yung Uber tsaka Grab, ito talaga yung unang-unang option nila lagi ko dun sa BIOS. Pero sa palagay ko, hindi talaga magandang pang Uber at Grab ito, dahil hindi kasi porket maliit ang makina matibid sa gas, maganda na sa ganun, ano. Para kasing napansin ko kapag puno na sakay mo dito, medyo nahihirapan na rin ang makina. Dahil nga 3-cylinder lang, 1.2 liter lang, no? Kaya kung sakaling pang gagrab mo lang, masasuggest ko talaga yung BIOS pa rin ang gagamitin mo pang grab, hindi itong ganito. Pero kung mga pamasok lang sa eskwela, sa trabaho, the best talaga itong sasakyan. Ito nga pala yung susi nung sa hatchback na GLX, no? So kung mapansin nyo, kumpara dito dun sa susi na itong G4 na GLX na nakikila sa entry na, parang halatang tinipid talaga, no? Yung sa susi nung naonang Mirage.
Pero yung mga 2015 pataas, nakakila sa entry na din. Ah, itong unit na to, kahit na 1.2 liter lang, 3 cylinder, hindi maibig sabihin na mahina talaga ang performance, ano. Meron akong barkada na naka ganito, Mirage, no, G4. Ginagamit niya sa rally yung kanya, pinangsi circuit race din niya. Pwede rin naman, basta palit ka lang na suspension, no? Upgrade ka suspension, ng tires, siyempre konting tono rin sa makina. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. So kung ikukumpara ko to dito sa BIOS, sa Accent, yan yung mga kalaban nito. Pagdating sa fuel consumption, ito talagang mananalo. Pero pagdating sa resale value, BIOS pa rin. Since Toyota yun, alam naman natin ang credibility ng Toyota. Pero kung nga, kung pang-araw-araw lang naman, ano, ito talaga masasuggest ko. Sulit, sobrang sulit nitong sasakyan na to. Kaya napakaraming gustong bumili nito. So sa mga nag-o-offer sa akin dyan, ano, siguro hanap din kayo ng mga sariwang unit. Swertihan lang talaga, mahahanap din kayo niyan. Kung makita mo sa mga reposes, napakarami rin ganito. Kasi in-offer to ng dealer na ano, zero down eh. So swertihan na lang talaga para makabili ka ng magandang unit kung second hand. Kung brand new naman, okay din. Mura lang, nasa 700,000 lang ang brand new ng Mirage, ano. So good luck sa paghahanap. Basta masasabi ko lang, sulit 'tong sasakyan na 'to. Kung ito magiging sasakyan nyo, basta sariwa, ayusin nyo lang ang maintenance lagi. Huwag nyo nang kakalimutan yung mga dapat gawin, tulad ng change oil, 'yan, pinakamahalaga. Hindi kayo magkakaproblema rito for the next 5-8 years. Okay, kung meron pa kayong additional questions, mag-comment lang kayo. Pwede rin naman na message nyo ako sa Facebook. Tapos pag-usapan natin sa susunod na vlog. Thank you. Please like and subscribe.